Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Ang unang ulat ay tungkol sa isang espesyal na bahay. Bahay na puno ng kasiyahan, puno ng mga bata, at puno ng mga aklat. Samahan natin ang manlalabyuro sa kanilang paglilibot at pagbabasa sa aklatang pambata. Sino bang mag-aakalang ang lumang bahay na ito ay magiging paborito ng pasyalan ng mga bata? Ang lumang bahay na ito sa Barangay Partok, San Francisco del Monte, Quezon City ay isang library na ngayon, ang aklatang pambata. Dito, hindi lang maaaring humiram at magbasa ng mga libro. Tinutulungan din ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Tinuturuan gumawa ng iba't ibang klaseng artwork at marami pang iba. Ang bahay ay dating pagmamay-ari ng pamilyang Abiyat. Sa halip na ipagbili, minaputi nilang ibigay ito sa komunidad. Yung mga anak ko nasa Amerika, hindi naman sila, wala naman silang balak na bumalik dito, no? Tapos yung dito nga sa lugar namin, parang tingin ko lahat ng solar may mga konkretong bahay na, no? Ito na lang yung damo na natitira. Kaya para maiwan yung damo, eh maging, parang gamit na lang, it will be a green spot for the community. Sa tulong ng Laging Pahimawad, isang organisasyon ng volunteer workers, naging matagumpay ang pagtatag ng isang aklatan para sa mga bata. Marami rin ibang organisasyon tumutulong, tulad ng Education Link, Iraya for Community Libraries, at iba pa. May nakolekta ng mga donasyong libro at mayroon din naman nagdisenyo at nagayos sa bahay upang bigyan ito ng bagong mukha. Nag-organize din sila ng iba't ibang aktibidades na nagbibigay aliw sa mga bata, tulad ng storytelling, art sessions, at iba pa. Ang lahat ng mga gawain ito ay nagiging matagumpay dahil sa tiyaga ng mga volunteers. Yung epekto po niya, maganda po yung epekto kasi nakakatulong po kami at saka isa na rin po yung napapasaya namin yung mga bata dahil sa storytelling, tsaka nakakatulong po kami na sa mga bata po na mahirap mag-catch up sa mga lessons sila. Nakakapag-tutor po kami ng libre. Kaya naman tuwing Sabado at Linggo, ay marami at pupunta rito, tulad na lang ni Ana Riza. Natutunan po kung magbasa po ng mabilis po. Nakakapag-sarap ng maayos. Okay, basa naman. Pero marami rin daw problema ang kinakaharap ang aklatan dahil ito'y umaasa lamang sa mga volunteers. Minsan, mahirap mag-schedule ng mga time ng volunteers kasi either nagtatrabaho sila or nag-aaral. Nakikita ko na kailangan na merong regular na volunteer na tatao dito. Tapos, pangalawa rin, yung pag-maintain nito, nanggagaling yung fund from the volunteers themselves. Kundi madaragdagan ng volunteers na patuloy na magbibigay buhay sa lugar nito, baka maapektuhan ang kinabukasan. Hindi lamang na mismong aklatan, kundi pati na rin ang mga nakikinabang rito. Sana hindi natin hayaang masayang ang magandang sinimulan dito sa Barangay Partok.